Traffic hirit naman tayo sa bahagi ng EDSA bago ang implementasyon ng number coding scheme. Maya-maya pong alas 7 ng umaga at makakasama pa rin natin si Connie Season. Connie, bumibigat na ba ang daloy ng trapiko dyan? Ay, maluwag pa. Sa ngayon, Maris, okay pa naman ang daloy ng trapiko. So nakikita ho natin sa aking likuran, eto may konting volume pero yan dahil na rin po sa... Of course, may traffic area po dyan na kailangan huminto pa. No? Pero pag lagpas po nitong traffic light dyan sa may area po na itong Timog EDSA, ay nakikita natin may kaunting pagbabagal lang. Pero patuloy naman po ang pag-usad ng mga motorista natin patungo po ng Cubao. So no problem as of this moment, maaari pang humabol. Maris, yung ating mga kapuso na may plaka nagtatapos ng 7 at 8. Dahil alam po natin, mamayang alas 7, ay magsisimula na nga ang totoong hulihan. Wala na pong patatawarin ang MMDA sa mga magiging pasaway sa kalsada. Kung kayo po ay may plaka at lumabas kayo ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. ngayon pong araw na ito ng Webes. Ang bawal po noon na plaka ay 7 at 8. At muli ho, papaalalahanan natin, mamaya mauulit yan, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayan. At mamaya ho, at nabayaran kung magkano yung babayaran ng mga pasaway. No, mula po naman kay Attorney Chris Sakura, ang director po ng MMDA Traffic Discipline. Antabayanan po yan. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMAnews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.